Hello guys! Kamusta kayo? Welcome sa aming YouTube channel na Lutong Ulam. Siyempre, Filipino style dito sa Northern Ireland. Don't forget to subscribe to our channel. Please like and share na rin po. And hit the notification button for our weekly episode. And try our easy recipes. Ating episode ngayon ay ang lumpiang Shanghai. Kailangan natin ng pork mince. And then 2 medium po na carrots. 1 onion po. And then garlic powder. Kailangan din natin ng ground black pepper. Ang soy sauce po natin, 2 tablespoon, and then 1 tablespoon po ng cooking oil. Siyempre ang ating salt and chopped garlic. And hindi mawawala ang lumpia wrapper. So sa isang mixing bowl, ilagay lang po natin ang ating pork mince. 1/2 kilo po ang ginamit ko dito ha. So, and then 2 medium carrots po. Yan, na-chop ko na po siya, na-prepare ko na po. Pwedeng by the chopper, pwede naman din pong yung ating gayat-gayat, basta po maliliit lang ating hiwa. And then ang ating 1 large size po na onion. Yan. So para pampalasa, ang ating syempre garlic powder at ang ating pepper po. Chopped garlic. Yan. So madali nga po tong recipe po na ito kaya hindi na po ako naghiwa pa po nung or nagprepare nung mismong garlic. So, favorite ko pong gamitin ating chopped garlic at ang ating garlic powder. Next po natin ang ating soy sauce at ang ating pong cooking oil. So, easy recipe lang po to. Yan lang pong ating mga ingredients. Optional po kung gusto nyong maglagay ng egg, flour, bell pepper, at kung ano pa po yung mga gusto nyo pong pampalasa at mga sahog ng ating lumpiang Shanghai, pero yan po yung aking usually pong ginagamit. Yan. So, i-mix lang po natin ng maayos. Yan na po ang ating pang Shanghai. So, sa atin pong lumpia wrapper, small square size po ang aking ginamit dito. Maganda po yung wrapper nila dito eh. So, sa Asian store po siya available. Isang scoop lang po or isang tablespoon po ng lumpia ang atin pong ilalagay per roll, per lumpia roll. Yan. So, bago ko po yan na master yung pag-wrap po ng ating lumpia. Nung una, pangit pa po yung mga nagagawa kong lumpiang Shanghai. So, sabi nga nila, sige lang, lutuin mo lang ng lutuin. Pag nag-craving ka, then mahasa ka din, mapapractice mo din siya ng maayos. So, ganyan lang po ang ating pag-wrap. So, depends na lang din po kung paano nyo siya gustong i-wrap. Small size or gusto nyo po yung bigger size and then ikakat nyo po. So, sa akin po mas convenient po yung ganyan. Yan. So, tubig lang po ang nilagay ko. At sa isa pong kalahating kilo ng pork mince, nakagawa po ako ng 30 pieces po na lumpiang Shanghai rolls. Sakto na po yan pang ulam, pwede pa pong pang umagahan, or pwede pong pang baon sa ating trabaho or sa ating school. Pwede rin pong pang pulutan at pang mga birthday celebrations, pang party po. So, sa isa pong frying pan, maglagay lamang po ng ating pumantika. So, dinamihan ko po para mabilis po siyang lutuin. Pero mahal po yung mantika ngayon. So, yan. Kaya na po din ang optional po kung gano'ng kadaming mantika po ang inyong gagamitin. Yan. So, wag nyo pong pagsabay-sabayin na lahat kasi kailangan po may room po sila or space pagitan sa pagitan po ng
ating Shanghai rolls. Yan. So, pinainit po namin ang mantika and then saka po namin nilagay yung mga Shanghai roll para talagang maging crispy siya at hindi po ganong ma-soak ng matagal sa ating cooking oil. Yan lang po, napakadali po ng ating lumpiang Shanghai. Gusto lang po namin i-share ang aming easy recipe kung paano lamang din po siyang gawin. Napakadali po. Yan. Diba? Ready na ang ating Shanghai roll. Pwede nyo pong patuluin sa strainer yung oil, excess oil, or pwede naman din pong sa tissue paper sa ating kitchen paper. Yan. Para po ma-absorb po nila yung mantika, excess oil, para hindi po natin makain. Para kunwari healthy. Mabawasan ang mga fats. Yan. So, masarap po siya habang bagong luto. At huwag nyo po syempre kalimutang magsaing ng kanin. Yan. Ang ating napakadali po, easy Shanghai roll. Lumpiang Shanghai. Optional po kung anong gusto nyong gamitin na soy sauce. Kung yung chili sauce, sweet chili sauce, ketchup. Yan. Tama, pwede naman din palang soy sauce. At yung pwede rin pong sa vinegar, sa suka. Yan. So habang mainit pa, tasting na. Siyempre, ito ang ating addition para sa ating nag-celebrate ng birthday. Yun, habang umusok-usok pa, kitang-kita nyo naman po. Pang-birthday celebration, tamang-tama ang ating lumpiang Shanghai, pang-pulutan. O yan, nag-request na ng kanin. Sabi ko, simpleng tasting, pero gusto nyo naman yan, may kanin. So, saktong-saktong ating lutong ulam ngayong episode po ay ang ating lumpiang Shanghai. Guys, huwag nyong kalimutang i-try, i-like, i-share, at pa-subscribe na din po. So, enjoy lang po, guys. Salamat po.